Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, sa muli, narito tayo upang magbigay ng maikling kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At ang topic na aking tatalakayin, insyaallah, sa kapahintulutan ng ating tagapaglika, ay tungkol sa kung ano ba ang layunin ng tao o kung ano ba ang layunin ng buhay ng tao dito sa mundo. Ano nga ba ang ating layunin kung bakit narito tayo sa mundo? At ito yung bagay na napakahalaga na dapat nating malaman bilang isang tao. Dahil katotohanan na tayong mga tao ay pinakamataas sa antas ng lahat ng nilikha ng ating tagapaglikha. Tayo ang pinakamataas sa mga nilikha. Kung kaya't dahil tayo ang pinakamataas na uri ng nilikha dito sa mundo, kailangan nalalaman natin kung ano ba ang ating layunin. Kung ano ba ang purpose ng pagkakalikha sa atin. Dahil kung hindi natin ito nalalaman, mga kapatid, baliwala ang pamumuhay natin dito sa mundo. Kung hindi natin nalalaman kung ano ba ang dahilan kung bakit narito tayo sa lupa. Ano ba ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng ating tagapaglikha? At sa maikling oras, inshallah, sa kapahintulutan ng ating tagapaglikha, ay ito ang ating ipapaliwanag. Mga kababayan, maaari na kung ang bawat isa sa atin ay tatanungin kung ano ba ang layunin ng pagkakalikha sa atin, maaaring ang iba ay magbibigay ng kanya-kanyang opinion. Halimbawa, tatanungin natin ng isang tao, bakit ka ba nilikha dito sa mundo? Maaari na ang taong ito ay sasagot. Ako ay nilikha para magparami. At ang iba, maaari sasagot sila, ako ay nilikha para magpayaman. Para mamasyal sa magagandang lugar. Para mag-asawa ng magandang babae. Para pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Para mag-aliw. So maaaring ganito ang sasagot ng bawat isa sa atin. At dahil sa hindi natin alam kung ano ba ang layunin natin dito sa mundo, kung kaya't ang bawat isa ay magbibigay ng kanya-kanyang opinion. At mga kababayan, dapat nating malaman na kung merong nakakaalam ng layunin ng pagkakaliga sa atin, ito ay walang iba kundi ang lumikha sa atin. Ang lumikha ng lahat ng bagay. Sapagkat siya ang nakakaalam kung ano ang layunin ng mga bagay na kanyang nilikha. Ano ang purpose ng bawat bagay na kanyang nilikha. At bilang tao, dahil siya ang lumikha sa atin, siya ang mas nakakaalam nito. At sinabi sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nasa malapit na kahulugan nito, mga kababayan, sinabi ng ating tagapaglikha o ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao maliban na lamang sa sambay nila ako. So napakalinaw, mga kababayan, ng tinura ng ating tagapaglikha sa kanyang maluwalhating aklat sa banal na Quran kung ano ang ating layunin dito sa mundo. Ang sambahin daw siya. Hindi niya tayo nilikha para sa kung ano pa mong dahilan, maliban na lamang sa sasambahin natin siya. Maari na ang ating mga ginagawang pagtatrabaho, pagpapayaman dito sa mundo, at pag-aasawa o paghahangad ng magkaroon ng pamilya, ito ay mga pangalawang layunin na lamang natin. Ngunit ang pinaka layunin natin sa ating tagapaglikha, kung bakit tayo narito sa lupa, ay upang sambahin natin siya. Kaya nga ang mga Muslim ay nagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw dahil ito ay bilang pagtupad sa kautusan ng ating tagapaglikha na sambahin siya palagi. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi rin siya sa banal na Quran, sinabi niya, Innani anallah, la ilaha ilana, fa'abudni wa aqimi salata lidikri. Na sa malapit na kahulugan nito, mga kababayan, sinabi ng ating tagapaglikha,
Katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya't paglingkuran niyo ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa atin, sa akin, sa Kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palagihan daw siyang alalahanin. At ito ang bagay na dapat nating malaman, mga kababayan, na aming taga-subaybay, na dapat bilang isang tao na may utang na loob sa ating tagapaglikha, dapat ganito ang ginagawa natin. Palagihan siyang alalahanin. Sapagkat ang ating tagapaglikha, siya mismo ang nag-utos na mag-alay daw tayo ng palagi ang pagdarasal. Palagihan siyang alalahanin. At ito ang dapat na ibigay natin sa Kanya na pasasalamat bilang pagkakalikha sa atin. Dahil ito ang pinakalayunin ng ating buhay, ang palagi ang alalahanin ng ating tagapaglikha. At unlike sa mga wala pa sa pananampalatayang Islam, sila ay sumasamba lamang o gumagawa lamang ng pagdarasal sa kung ano lang o kung kailan lang nila nais na mag-alay ng pagsamba. Ngunit kung ating susuriin, ito ay mali. Sapagkat dito, kapag naisip lang natin na mag-alay ng pagsamba, doon lang tayo magsisimba o magdarasal, ito ay taliwas sa utos ng ating tagapaglikha na palagihan siyang alalahanin. At ito pa ang nakakalungkot, mga kababayan, na kung susuriin natin, mas marami pa ang oras ng tao sa mga bagay, sa pagtatrabaho, sa panonood ng TV, sa pamamasyal, at sa kung ano pa mang bagay. At mas maikli ang ating oras sa pag-aalaala sa ating tagapaglikha. Ito ang katotohanan, mga kababayan, na dapat natin malaman. Kung tayo ay magmamasid lamang sa ating kapaligiran, abala ang mga tao sa paggawa ng maraming bagay. Pero pagdating sa pag-aalaala sa ating tagapaglikha, ito ay nawawalan tayo ng oras. Kaya naman, bilang isang tunay na Muslim, kailangan tayo ay tumupad sa kung ano ba ang dapat natin gawin dito sa mundo. Ito nga ay walang iba kundi ang palagi ang alalahanin ang ating tagapaglikha sa pamamagitan ng pag-aalaala sa kanyang mga kadakilaan, pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. At ang magising lamang tayo sa umaga, mga kababayan, ito ay napakalaking biyaya na ng ating tagapaglikha para sa atin. Dahil binigyan niya pa tayo ng pagkakataon para masilayan ang kanyang mga nilikha. Masilayan ang kalangitan, masilayan ang mga puno, malanghap ang hangin. Ang lahat ng ito, mga kababayan, ay biyaya ng ating tagapaglikha na dapat natin ipagpasalamat sa kanya. Kaya naman, dapat natin pagnilay-nilayan, mga kababayan, na wala pa sa pananampalatayang Islam, na dapat ay huwag tayong maging kampante sa ating pananampalataya na kinalalagyan. Dahil maaari na abala tayo sa mga bagay na pagsamba, pero ang ating pagsamba naman na ginagawa ay hindi na ayon sa ating tagapaglikha. Maaari na kung kailan lang natin gusto mag-alay ng pagsamba, ay doon lang tayo mag-alay ng pagsamba. Kung kailan lang natin gusto pumunta ng simbahan, doon lang tayo pupunta. At naway, hindi tayo maging, hindi tayo maabutan ng kamatayan sa ganitong kalagayan. Dapat, insyaallah, sa kampaydulutan ng ating tagapaglikha, ay magbalik loob tayo sa tunay na pananampalataya na ibinigay sa atin. Upang sa ganun, ay malaman natin kung ano ba ang layunin ng pagkakalikha sa atin. At sa Islam, ito ay malinaw na itinuturo na ang layunin ng pagkakalikha sa atin, ang layunin ng buhay natin dito sa mundo, ay ang sambahin ang ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad nga ng sinabi natin kanina, sinabi ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jinn
at ang mga tao, maliban na lamang sa sambahin nila ako. So sa muli mga kababayan, naway kahit sa maikling oras lamang ay nakapagbigay tayo ng maikling kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At inshallah, ito ay magtutuloy-tuloy upang sa ganun, ang mga hindi Muslim o mga wala pa sa pananampalatayang Islam ay magkaroon sila ng malawak na kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang po. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.